Number 5. Repotting. Ang pagre-repot ng peace lilies ay nakakatulong upang maging malusog at lush ang mga dahumla. Kapag healthy and thriving na kasi ang peace lily, ay madali na ito makapag-produce ng mga bulaklak. Ang pagiging pot-bound ng halaman at ang paglabas ng mga ugat nito sa kanilang mga container ay isang palatandaan na kailangan na natin itong i-repot. Mainam din na bawasan ang mga sobrang ugat nito. This leads us to tip number 6, tilling the soil and using a well-draining medium. Importante ang potting soil na gagamitin natin sa health ng ating mga peace lily plants. Kinakailangan na well-draining ito at hindi napiipunan ng sobrang moisture. Number 7 final tip at ang pinaka-importante upang mapamulaklak ulit ang peace lily ay paggamit ng mga natural fertilizers. Gamit ng mga natural fertilizers ay talaga namang effective upang mag-bloom ulit ang ating mga peace lily plants. Dahil nasa container sila nakatinim, limited ang plant food na kanilang nakukuha kaya kailangan natin patuloy silang bigyan ng mga natural na pataba. I always use banana peel or banana peel tea, compost, and worm casting sa aking mga peace lily plants at gusto naman nila. So these are some of the tips na pwede natin i-try para muling mapapulaklak ang ating mga peace lily plants. Don't forget to subscribe to our YouTube channel at i-like and i-follow po ang ating Facebook page. Stay safe and stay healthy, my dear green fingers!